Diyos ko. Alam niyo pong napakahirap dito para sa akin. Pero kung ano po yung dapat, tulungan niyo akong maintindihan at tanggapin. Lakas ng loob lang po, Diyos ko. Yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Bilang isang ina na mawawala ng isang anak, lakas ng loob lang po. Bakit mo inurong yung kaso? Para kasi nadurog yung puso ko kay mamay kanina eh. Pumayag siyang ikulong si Victor, pero alam ko sobrang sakit sa kanya nun. Malalim na rin naman ang pinagsamahan namin ng biyanan ko. Marami na rin siyang sinakripisyo para sa akin. Ina rin siya gaya ko. Sabihin nyo lang malambot ako, pero parang ina ko na rin si mamay. Naisip ko, si Marcos maaapektuhan din. May point ka naman dyan. Pero, ang hirap nito, no? Ipakulong mo siya o hindi, Luz Valdez ang ending. Oh, Mars. Inurong mo yung concubinage case mo sa kanya. Sila ba iurong ba yung annulment case sa'yo? Ang unfair naman yan, Mars, no? Kung itutuloy nila, hindi ako magmamaka-out makikiusap kay Victor. Lalaban ako. Hindi ako papayag na mawalang bisa ang kasal namin. Tiisin niya buong buhay niya na akong legal niyang asawa. At si Janine, hindi siya magiging Mrs. Guevara. Habang buhay siyang magiging kapit. Paano kaya to? Kahit iliquidate ko ang assets ko at ibenta mga property ko, kahit isama pa yung savings at investments, 12 million lang aabutin nito. Ay, naku, Diyos ko naman, Janine. Saan naman tayo magmamagic ng 24 million sa loob ng 2 weeks? Halika na, bumili na tayo ng ticket sa loto. Yun na naiisip kong paraan. Sumabay pa ang gastusan ng abogado. Ang mahal niya. Pero kesa matalo kami, mas mahal yung aabutin nun. Love, bakit? Tumawag si attorney. Inuro ng iba ng demanda. Sabi ko na nga ba, hindi niya tayo mapaghihiwalay. Ang saya. Ang saya ninyong dalawa. Saan kaya tayo magmamagic ng 24 million sa loob ng 2 weeks? Hello, Mr. Hoffer. It may be a $600,000 investment, but it will save you twice the amount in floral purchases, delivery costs, if you're looking at a 10-year expansion. And aside from that, Love Blooms is recognized as one of the pioneers in introducing floral varieties, never before grown in the country. And also, we do elegant flower arrangements with a unique designer's touch. That's great. At least hindi masasayang ang investment school. I'm surprised you can speak Tagalog, Mr. Hoffer. Not quite. My Tagalog is a bit rusty. My mother is Filipina. I can understand it, but it's a challenge to speak. It's not a problem. So, what do you think? Well, it's a wonderful prospect to partner with you. I am convinced of your presentation. And honestly, I find you attractive, beautiful. I'm just being straightforward. But more than that, it's a very well-researched presentation with realistic projections. And I know very well this is strictly business, professional relationship. As a businessman, I don't let my emotions get in the way. Thank you very much. Maybe we can schedule a meeting to discuss the details. Okay, I will make an appointment with your secretary. You can call me directly. And please, call me Jude. Ayan! Oh, ha? Naku! Ready ka na ba?
Sa buong buhay mo yata, ngayon ka lang dadalo ng hearing. Oo, handa na ako. Handa-handa na akong harapin si Victor at lahat ng taong nag-aabang sa pagtatapos ng kasal namin. Mars, ito ang tatandaan mo, ha? Huwag na huwag mo ipapakita sa kanila na talunan ka. Mas ipakita mo na matatag ka. At panindigan mo yan, gandang ibigay ko sa'yo, okay? Hindi na ito labanan ng ganda o tapang eh. Labanan na ito kung sinong mas nagmahal at kung sinong mas karapat-dapat. Yvonne. Hindi pa rin ako makapaniwala na pagkatapos kong iurong ang demanda, itutuloy mo pa rin ang annulment. Yvonne, di ko ito ginagawa para siraan ko ay pahamak. Kung bumayag ka lang dati sana, magtaabot sa ganito. Parang kailan ang sinabi mo na kumapit ako, kaya kakapit ako. Habang buhay, magiging miserable ang buhay niyo dahil hinding-hindi ako bibitaw sa pagiging asawa mo. At habang buhay ako, sinusumpa akong hinding-hindi mo magiging asawa yung kapit mo. Wala kang kasigsama, Victor. Paano mo nagawang baluktutin at inventohin ang katotohanan ng abogado niyo, ha? Ano, baliw ako? Wala akong kwentang asawa, Victor! Victor, harapin mo ako. Huwag kang traitor. Wala kang karapatang siraan ako sa ibang tao. Tama na, huwag kang iskandalo, nakakahiya! At sino na nagsirandal sa ating dalawa, ha? Hindi ka na nahiya? Yung taong tiniis ka ng 10 taon at ina ng anak mo, hindi ka na nahiya. Pero sa mga tao, nahihiya ka? Kung nalaman ko lang nasisiraan mo ko at magsisinungaling ka sa korte, sana hindi ko inurong ang demanda ko sa inyong dalawa. Victor? Huwag kang makialam dito! Away mo't kasama ko! Sa papel na lang kayo mag-asawa. Sa papel, kayang-kayang punit at liparin ng hangin. Ganon karupok ang pinanghahawakan mo sa kanya. Kaya pwede ba? Bigyan mo naman ang dignidad ng sarili mo. Kaya ka nasasabihin may psychological incapacity eh. Psychological incapacity nila. Ivan! Ah! Kak! Ivan! Ivan! Kak! Kak! Kupan! Kak! Amanda! Kak! Amanda! Sa akin yung asawa mong gangster. Yung totoo. Boyfriend ka ba o bodyguard? Bantay-bantayan mo yung babae mo dahil may nakahanda akong bala ng karma dyan sa babae yan. Huwag na huwag mo idadamay ang karma sa kabaliwan mo. Akala mo lang nun masaya ko yung asawa mo, pero ang totoo, yung kabaliwan mo, sumisingaw na baho na pilit pinagtatakpan. Nakakasuka. Kaya ka iniwan ng asawa mo because you're psychologically incapacitated, which salitang walang saltek. Bakit? Ginagamit mo lang naman ang asawa ko dahil malungkot ka sa buhay mo, di ba? Dahil may thrill mang agaw ng may asawa, itong tatandaan mo. Kapag kinasal kayong dalawa, magsasawa ka rin. Bratinelang, lukarit! Mahal ko si Victor! Anong alam mo sa pagmamahal? Kailan pa nagmahal ang isang demonyo? Wala akong karapatang husgahan kung paano ako magmahal dahil hindi mo ako kilala. At wala akong bala kilalanin ng tao maninira ng buhay. Itaga niyo sa bato. Kung isang malakas na bagyo ang dumating sa akin dahil sa kagagawan mo, intayin niyo ang paggunaw ng mundo niyo. Love, tara! Nagtimpi lang ako dahil sa panakot niyang kaso laban sa'yo. Dahil ayoko ako maging dahilan ng pagkakulong mo. Pero hindi ko siya kukuman! Love, puno kasi nang galit si Yvonne eh, kaya kung ano na lumalabas sa bibig. Pero sana, hindi ka na pumatol. Huwag mo sabihin kinakampihan mo siya. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, inuro niya na yung kaso. Baka pag nagalit tuloy pa niya. Hindi ako natatakot sa kanya. Mas mahihirapan tayo. Pasalamat lang tayo kasi inuro niyang demanda. Ako pa ang may utang na loob sa babaeng yun? Ano-ano tinatanong sa akin ng mga abogado? Tinutumbok lang nila na may saltik ako, kaya ako hiniwalayan ang kuya mo. Taas na talaga ang kamay ko sa kapalan ni kuya. Hindi ko ito kinakaya, Yvonne.
Kahit kapatid niya ako, ayoko siyang konsentihin. Kaya kung kailangan mo ng tulong para sa mas mahusay na abogado, sabihin mo lang sa akin, ha? Salamat. Pero kaya ko pa naman eh. Yvonne, seryoso ako. Dahil kayang-kaya ng babaeng yun ang magbayad ng mahal na abogado. At kailangan mong tapatan yun. Dahil kung hindi, matatalo ka. Sige, pag lalapit ako sa'yo, kailangan ko na. Yvonne, saan ka ba na kumukuha ng panggasta mo? Eh, napakalaki ng gastos mo, ha? Na itatawid pa naman, Humay. Yvonne, maging matatag ka sa pakikipaglaban para sa pamilya mo, ha? Huwag mong pababayaan si Marcos. Turuan mo siya ng magandang asal. At saka bukod dun sa pagsambang mo ng kaso, anak, ang pinakamagandang pagganti ay ang maging maayos ang inyong pamumuhay. Sayang nga lang at wala akong pera para matulungan man lang kita. Para makapagsimula ka naman para sa isang maliit na tindahan. Pasensya ka na, ha? Wala talaga akong maitutulong. Pero mag-iingat kayo palagi. Salamat. Kapag nagkataon at napawala na ng bisa ang kasal ninyo, hindi na kita magiging manugang. Dito na ba nagtatapos ang samahan natin, anak? Darating ang araw, hindi na kita manugang. Pero ang gusto ko sana, itrato mo pa rin ako na parang isang tunay na ina. Ako din, Yvonne, ha? Sisters tayo, Fred. May gulay. Ay, gusto ko yan. Mm. Oh, anak, nagkaayos na ba kayo na asawa mo? Hindi pa ho eh. Sandali, kukuha akong tubig. Eh, bago pa ako atake na atrapesyon, kakausapin ko yan si Victor. Aba, hindi na rin biro yung ganito na katagal na hindi kayo nag-uusap ah. Ano ba yan? Amo anak, kung minsan yung mahal mo sa buhay, nawawala yan sa tamang landas. Kailangan natin minsang ituwid at unawain dahil mahal natin sila. At kahit balik-balik ka rin mo pa ang mundo, ang kayamanan mo sa buhay ay ang pamilya mong buo. Kailangan mong protektahan ito. Kayo mag-alala pang. Kailangan ko naman ng tulong kung saan akong lalapit sa inyo. Pero sa ngayon ho, ayoko na munang mag-iisip kayo. Mang, yung paa mo baka lalong lumala. Ikaw pa, Pam, yung high blood mo. Ayos na kami. Ay, mamang naman eh. Lagi ko naman hong tatandaan yung sinabi niyo eh. Na protektahan yung pamilya ko para kay Marcos. Ay, eh, basta pag may problema ka eh. At may kailangan mo naman kausap, nandito lang kami ng mamang mo. Alam mo, sayang at wala yung kapatid mong si Marlon. Kasi kung nandito siya, abe, siyang unang-unang sisita dyan kay Victor pag nalaman niya na itampuhan kayo. Lagot yung Victor na yan. Mamang, namiss na naman si Kolokoy. Siyempre naman. Eh, wala ka na bang paboritong tawilis dyan? Eh, yun ang paborito ng kapatid mo. Kukuha lang ako. May galunggong pa dyan. Hindi ko ahaya makuha ni Tita Vida ang farm. Wala na ako ibang source of living. At isa pa, paano yung mga workers dito? Kayo, mawawalan kayong lahat ng trabaho. E paano kung maibenta mo nga ang bahay mo para mabili tong farm? Saan kayo titira? Dito sa kubong to? Carla, bago ko papalaguin itong farm, dito na ako sa kubong to nakatira. At kung kinakailangan, gagawin ko ulit yun. Para lang hindi mawala pinaghirapan kong negosyo. Para sa anak ko, para sa pamilya ko, para na rin sa inyo. Maglo-loan ako kahit na saan. Paki-follow up na rin yung meeting with Mr. Hoffer. Kailangan ko siya mapa-oo asap. At pakiusap ko sa'yo. Sana huwag mo sabihin to kay Victor. Janine, ba't naman hindi? Nang dahil sa kanya, biglang binawi ng Tita Vida mo ang farm na ito. Dapat niyang malaman.
Nakakarla eh. Hindi niya dapat malaman na siya ang dahilan. Dahil kapag nalaman niya, baka piliin niya akong iwan. Para lang hindi ako mahirapan. At hindi ko ahayaang mangyari yon. At papatunayan ko kay Tita Vida na kaya kong bilhin ang farm. Na tama ang ginawa kong desisyon na mahalin si Victor. At dahil mahal ko siya, hindi ko siya kayang iwan. Bakit nakangiti ka? Ha? Natutuwa lang kasi ako sa Yvonne. Hindi ka naubusan ng pasasalamat. Hindi ka rin naman kasi naubusan ng pasensya at saka ng kabutihan sa akin eh. Mabuti na lang ako, may kaibigan akong katulad mo. Kung kailan pa ako tumanda, doon pa ako nagkaroon ng kaibigan na lalaki. Dati kasi solved na ako sa tatay ko at saka sa kapatid ko eh. Ayos din naman pala. Anytime, Yvonne. Alam ko namang babawi ka sa akin eh. Pag naging agent na kita. Kanina ko pa napapansin, parang may iniisip ka. Since sinabi mo na ayos akong kaibigan, you can tell me anything. Naisip ko lang kasi si Mamang tsaka si Papang. Hindi pa kasi nila alam lahat ng ginawa sa akin ni Victor eh. Ayoko lang kasi mamroblema sila, lalo na hindi pa nagpaparamdam yung kapatid ko. Alam ko kasi dadamdamin nila yun eh, kapag nalaman nilang iniwan kami ni Victor. Alam mo, Yvonne, kahit na iniwan ka ng asawa mo, tignan mo kung nasaan ko ngayon. Nakatayo ko pa rin sa sarili mong mga paa. Yvonne, I'm so proud of you. Dapat nga hinahangaan at tinutularan yung katatagan mo at yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Magsisimula. Umalis ka na lang bigla na walang paalam. Nag-text ka na lang nalilipad ka papuntang Dubai. Ni hindi namin alam kung saan ka magtatrabaho. Ni hindi namin alam kung saan ka kukontakin kung kailan ka mabalik. Ano man nangyari sa'yo? Biglaan kasi lahat eh. Kinalaan ko talaga umalis agad. Alam mo naman si Mamang, pipigilan pa ako na magdadrama pa yun eh. Alam mo naman yun eh. Akala ko kasi yun na yung pagkakataon ko para yumaman. Makabawi man lang ako sa lahat ng sakit ng ulo ko sa inyo. Kaso wala eh. Niloko lang ako ng recruiter. Pero illegal yung papeles ko. Hindi pa nga ako makulong eh. Saan ako napadpad para lang magtago. Kasi kung ano ng trabaho kinuha ko para lang makaipon ng pamasahe pa uwi. Ayun lang ako nakabalik dito. Ito yung buhay ito. Mas mahirap pa ako sa daga. Ayun, babawi naman ako eh. Kano pa akong trabaho. Kung nagka-problema ka, bakit hindi ka lumapit sa amin? Pamilya tayo, di ba? Para saan pa? Umukha na naman ako talunan. Sermon naman na naman ulit ako. Ayaw ko dumagdag sa problema niya ni Mamang. Pinasok ko to, dapat ako lang mamoblema. Tigas talaga ng ulo mo, no? So, magbihis ka na. Dadaling kita kina Mamang. Miss na miss ka na ng mga yun. Alam mo bang walang bukang bibig ang Mamang kundi ikaw? Saka na pag may konti na akong pera. Ayaw malaman nila Mamang yung nangyari sa akin, no? Kaya ate, kung wala sa inyo ni Kuya Victor, dito na muna ako maninirahan. Saan ba si Kuya Victor? Wala dito si Victor. Sa trabaho?
Nasaan? Gasa mo itong mga pinagkain na makamititingnan lang sa taas. Nakakaloka ka, Marlon, ha? Isang taong kang hindi nagpakita. Ang dami na kayang ganap dito. Dami na nga nagbago, eh. Bilo mo, isang taon pa lang, mistisa ka na. Eh, magkasing kulay lang pa. Shh! Don't say bad words! Mimi, kasama ba doon sa nagbago yung nangyari kay Ate at kay Victor? Mimi. Mimi, narinig mo ba ako? Mimi! Hoy! Hoy! Sabihin mo na! Ay, magsalita ni Ate! Sige na, sabihin mo na. O, sige, huwag natin pag-usapan. Magtitigan tayo buong umaga. May ibang babae si Victor at gustong ipaanal yung kasal pero ayaw ni Yvonne. Ano? Kaya ikaw ah, huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo yung ate mo. Marami nang pinagdaanan yun. Konting pitik na lang, lukarit na yun. Ikwento mo sa akin buong nangyari. Sino yung babae? Ayokong sa akin magaling. Itanong mo kay Yvonne. Ang problema na nga, ususahin ko pa eh. Ba't di mo na lang sabihin? Hindi. Gagawa ka lang ng kalukuhan eh. Ikaw ah, itigil mo na yung mga kaeklatan mo ah, at sundin mo ako kasi mas matanda ako sa'yo. Hayop na Victor na yan. Akala mo hindi matandong lalaki yan? Mas gagaguhin niya si ate. Mimi, alam mo gagawa ko. Pero ito yung paraan para makabawi sa lahat ng bad trip ni ate sa'kin. Sabihin mo sa'kin kung saan ko hanapin si Victor pati babae niya. Hello, Carla. Napili ko na yung mga bulak na kang i-deliver natin sa Hoffer Hotels tomorrow. Make sure na maayos ang handling, okay? Or else malulugi tayo. Alam niyo naman ang sitwasyon ko ngayon. Kailangan ko ang deal na to para makabayad ako kay Tita Vida. Copy, Janine. O sige, may pag-uusapan lang kami ni Mr. Hoffer ngayon kaya wala ako dyan. Pero once natapos to, babalik din ako agad dyan, okay? Good luck sa date. Anong date? I mean, good luck sa meeting. Sige. Pakiingatan ang handle lang ng lahat ng flowers na yan, okay? Alam niyo naman kung gaano ka-importante ang deal na to para sa atin or else baka malugi tayo. Apo, ma'am. Pakicheck yung ibang flowers sa labas. Apo. Thank you, ma'am. Yes, can I help you? Dito ba si Victor? Magino, pero medyo burgas. Excuse me, wala siya rito eh. I'm very sorry. Di yung babae niya may-ari nito. Nandito ba? Excuse me lang ha. Kung si Miss Arguello ang hinahanap mo, may meeting siya sa labas. If you want, you can go away and come back another day. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakikita. Feeling ka naman? Sino ka ba? Malaki ang atraso niya sa ate ko. Nasaan siya? Ilabas siya! Eh, hindi nga pwede eh. Tigas, ha? Ah, ganun, ha? Ah! My God! Ah! Ah! Labas siya! Wag! Wag! Sino ka? Mama! Ah!